Hello guys, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng no-bake cheesecake na tatlo lang ang ingredients. Okay? Magsimula tayo sa whipping cream, 500 ml. So, kumuha kayo ng magandang quality whipping cream. And then, syempre, lalagay natin siya. So, low to medium. And then, pag lumapot na siya, pag tumigas na siya, is ihay nyo na. Kasi ang hinahanap natin ay stiff peak. Siyempre, bago mahuli ang lahat, mag-subscribe na kayo, like, share, at siyempre, click nyo na rin yung bell button para masubaybayan nyo ako. Thanks! O yan, malapit na tayo sa stiff peak. Pang ilang segundo na lang ay titigas na yung cream. So, wag nyo pong i-over whip yan kasi babalik po sa liquid state. So, yan. Tingnan nyo lang yung cream kung matigas na siya. And then, pwede natin ihalo yung cream cheese na mixture natin. So, panatapos po yung whipping cream nyo, isalin nyo sa ibang lagayan. And then, isunod nyo na po yung cream cheese nyo. Ang cream cheese po natin na grams ay 500 grams din. Kung gusto nyo medyo makreamy siya, cheese flavor, pwede nyo pong gawing 700, 600 grams. Kayo na pong bahala. Pero dito po na sa state na to, huwag nyo po i-over whip siya. Tamang ihalo nyo lang po. Kailangan po lahat ng ingredients ay malamig. At saka dapat mabilis kayong gumawa para hindi agad malusaw o matunaw yung no-bake cheesecake nyo. At pagkatapos po niyan, ihalo na po natin yung dalawa, yung whipping cream at saka yung cream cheese. Kayo na po bahala kung maglalagay kayo ng asukal. Pero dapat po, ang ilalagay niyong asukal is powdered sugar. Para hindi siya grainy. Kayo na po bahala kung kano katamis. Pero mostly po, ang ilalagay po dito is 100 grams. Pero sa akin, tinatansya ko lang. Kasi ayaw po na mamatamis. Ang ilalagay ko kasi dito, may leche pa lang ako ilalagay dito. Tsaka oven na. Sobrang tamis na ng dalawa. So, konting asukal lang po. Ayan, hinahalo ko na po yung asukal. At saka tinitinan ko po kung na-overwhip ko siya. So, inaangat ko yung spatula. Tinitinan ko kung nalalaglag ba siya o hindi. See, eto, okay yan. Pag natapos na po ang pag-mimix nyo, kayo na po bahala kung anong flavor ang gusto nyo. So, sa akin is gagawin ko, hatiin ko siya sa tatlo. Unahin ko ube. I-mimix ko yung ube. Dapat yung mixture din po malapot, hindi siya liquid. Para pag freezer nyo siya, ganun pa rin. Pwede nyo rin siyang i-pipe. Haluin nyo lang na mabuti. Tsaka kailangan bilisan nyo ang paggawa. Ayan, hindi siya nalalaglag. Indication niya na maganda pagkakalo. See? Hindi siya nalalaglag. At pagkatapos niyan, ipapipe po na siya sa mga mini cups. Katulad nito. Gagani siyang kulad siya ng ube. At itatap ko siya ng leche flan. May video ako ng leche flan. Kung gusto niyo ng recipe nito, pwede ko ibigay. At isusunod ang aking popcorn flavor cheesecake. Ito ang pinaka-favorite ko. I-blend nyo lang yung popcorn nyo, caramel popcorn. And tapos na, yun na yun. Ilalagay nyo sa piping bag. Ihalo yung
mga nabilang yun na popcorn. Tapos nito nito, kayo na pong bahala mag-garnish kung anong gusto nyo. Kung gusto nyo caramel sauce or yung popcorn na salty popcorn, kayo na po bahala sa inyong cheesecake naman ito eh. Isusunod ko yung Oreo cheesecake. Magbe-blend lang kayo ng Oreo, ayun na yun. Ihalo nyo sa mixture o itap nyo lang, okay lang yun. Ito naman ang ginagawa namin sa restaurant. So, ito yung pinakamadali. So, digestive biscuit. I-blend nyo lang siya. Yung iba, nilalagyan nila ng butter at sugar. Ito, wag nyo na pong lagyan. Direct na po. And then, ipapipe nyo lang yung mixture. Siguraduhin nyo lang na lahat ay nalagyan. Ayan. So, kumuha kayo ng spatula nyo. Ipantay nyo lang siya. At yun na yun. Pagkatapos na ito, i-freezer nyo lang po siya ng siguro 6 hours or full day. Ngayon, pag na-freezer nyo na siya, gagawin nyo lang, ito-torch nyo lang yung gilid. Nang napakabilis lang. So, para humiwalay lang yung ring dun sa cheesecake nyo. So, katulad na ginagawa ko sa video. Ngayon, pag natanggal nyo na sa ring, kayo na po bahala kung anong topping sa ibabaw. Strawberry, blueberry, kayo na po bahala. Pwede rin Oreo. Nasa inyo na po yun. Lagyan nyo sa gilid ng mga strawberry na design. Kayo na po bahala. Thank you po at mag-subscribe.